Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Tikungli what resonates. Hindi to magre-resonate sa lahat ha. For personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. Ayan. So yeah, let's start your reading for, Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Meron tayong special channel for Water Sign Philippines. Please do check it out. Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. One last shuffle. Okay. The World, Eight of Swords, Nine of Cups, Seven of Cups. The Hermit is at the bottom of the deck. I feel like yung iba sa inyo parang stuck ka sa something. Parang marami kang bagay na gustong mangyari at plano in the future pero parang you are currently stuck pa. Hindi pa mangyari or hindi mo pa maisakatuparan itong mga plano or mga gusto mong mangyari na ito. Pero nandun yung Nine of Cups energy mo, which is nakikita mo na yung sarili mo or pinuprosige mo ang sarili mo na in the future marating mo itong mga bagay na ito. You're already daydreaming. You're already making plans na in the future kung anong gusto mong mangyari. So ngayon, with the world, I feel like for now, wala ka nang hinahanap na kulang sa sarili mo. Basta, pinagpapatuloy mo lang kung ano yung mga bagay na kaya mo pang gawin. With the Hermit, nakikita natin na pagdating sa love or maybe new love, new opportunities, parang, yeah, I can see the number 111. Angel number, so yun. Parang sa ngayon, parang actually hindi ka pa ready, parang hindi ka pa open. Pero nandun yung gusto mo, pero parang hindi ka pa handa. Kahit sa ang ano, larangan eh. Maybe career, love, you know. Parang hindi ka pa handa. Especially yung focus mo sa sarili mo, yung mga gusto mong mangyari sa future mo, pangarap mo, goals mo. Kuha tayong messages pagdating sa love for water sign, please, for guides, angel guides. For water sign, ano yung messages for water sign? Pagdating sa love. One last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Messages of love. Strength card, Ace of Swords. Three of Wands. Six of Swords. The Star. Bottom of the deck is the Temperance. Nakikita natin na may someone na parang naghihintay para sa'yo. I can see a best friend or friendly energy dito. Naghihintay siya. Lagi kanyang iniisip. Lagi kanyang naaalala. Namimiss ka niya. Nakikita niya as the star. His or her wish fulfillment. I don't know kung ikaw ito na currently moving on.
nagmo-move on or something like that, or siya ito na parang feeling niya naka-move on ka na, parang gano'n. Tapos naghihintay itong taong to sa'yo eh. Yeah, this is a past person. Ano yung gusto niyang mangyari? The Hanged Man. Queen of Wands. The Moon is here. Five of Pentacles. Eight of Pentacles. Actually, gusto niya mag-focus muna sa pera, sa new beginnings regarding pera, kasi nagkakaroon siya ng problema doon. Medyo nagkakaroon siya ng kakulangan pagdating sa pera. Sa ngayon, wala siyang gustong mangyari pa sa inyo, but rather parang kailangan niya lang ng advice or gusto niya makipag-usap sa'yo, gusto niya ng communication sa inyo para mabigyan mo siya ng advice regarding sa pinagdadaanan niya, which is, yun nga, money problems. Yeah, a lot of ending ang nangyari sa person na ito. So, parang gusto niya ng someone na iintindi sa kanya, sa problema niya. So, yung iba sa inyo, this is not love reading, but rather friendly energy lang naman. Okay? So, parang kailangan kanya, gusto kanya, kasi gusto niya ng kakausap sa kanya, iintindi sa kanya, at mag-a-advise sa kanya, at nakikita niyang ikaw yun. What will happen in the near future for you, water sign? In the near future for a water sign, please. Spirit guides, angel guides for a water sign. One last shuffle. Okay. Ano yung naghihintay in the near future for water sign, please? Gusto ko kunan, masyadong maraming cards yung lumabas. Anyway. Knight of Cups. King of Swords. Two of Cups. The Judgment. Ace of Cups. The Devil at the bottom of the deck, and the Ace of Cups, Knight of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius energy, Major Arcana, the Judgment. Kung single ka, definitely there's this person na mag-offer ng new love or new connection sa iyo. Parang gusto niya ng relationship. Pag single ka, may person talaga, new person. And then, if you're already in a relationship, nakakita tayo ng mga offers sa inyo. Maybe offers na may kinalaman sa career. But you have to be careful kasi with the judgment, pwedeng kailangan malaman or makita mo muna kung itong offer na ito ay talagang magbubunga na maganda para sa'yo. Kasi, kumbaga parang alamin mo muna, pag-aralan mo mabuti, huwag kang basta sugod ng sugod dito sa mga offers na ito. Meron eh. Kaya lang hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan mo. If you are, sabihin na natin, dealing with your soulmate or with your twin flame, I'm seeing a karmic relationship, karmic connection. So, parang medyo nagiging matagal yung connection ninyo because of the boundaries or problem sa connection na ito. So, nakikita natin na kanya-kanya kayo na e-entertain sa mga kanya-kanyang relasyon or connection ninyo. Pero yung sa inyo, medyo nagkakaroon ng pag-iwas, paglayo sa connection na ito. So, that is for you. Water sign, sana nakuha mo yung messages, yung mga advice, and yung mga sitwasyon. Sana nakuha mo para sa'yo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.